Hello, welcome to my channel. Okay, papakita ko po sa inyo ang aking alagang Cattleya orchids. So, ayan. Bali, wala pa siyang one week sa akin. Binigay siya sa akin ng tita ko nung pumunta ako sa kanila. Ayan. So, ito yung first vlog ko about dito sa mga orchids. Beginner pa lang din po ako and keep searching kung paano mag-alaga at kung ano-ano ang ori ng mga orchids kasi mahilig ako sa mga flowers. So, ayan. So, base sa pagkakalam ko, ito ay Cattleya plant. So, niripat ko siya. Kasi binigay siya sa akin ng tito ko is nakalagay lang siya sa branch and then nakita ko doon sa YouTube na kailangan siyang iripat. Ayan siya. So, nilagay ko siya dito. Tsaka yung nilagay ko pong media is bunot at tsaka charcoal. And I surprised this morning when I saw this. Ayan. Magkakaroon na siya ng flower. Very nice. Kaso, she has a spot in her leaves then nag-break din. Ayan. Hindi maganda yung tubo niya. Kasi nga nasa branch lang siya nakadikit. Hindi siya ganun kaalaga doon sa tito ko. But marami silang iba't ibang uri ng orchids doon. Hindi naman talaga. Ayan. Hindi talaga nila, sa tingin ko hindi talaga sila nakafocus doon sa mga orchids. Kasi may trabaho sila. So, hinayaan lang nila magkaroon sila ng maraming orchids. Pero my plan is bibigyan natin sila ng time. Kilalanin at hanggang mag-bloom ang flowers niya. I think itong stem na tumubo is magkakaroon na siya ng flower. Ayan. Akala ko baby pa lang siya. So, ayan po. Dahil beginner pa lang po ako, dito po, may kikis po ako nakita. Ito, kikis po ako nakita doon sa nakalimutan ko kung anong pangalan. Kikis po, ayan, doon sa cane niya. Ito yung cane. Nakaganyan siya. Kaso, dahil sabi, mabubulok na kasi yung cane. Ito yung cane na to. So, maaapektuhan yung kikis. Kaya, tinanggal ko. Pakatanggal ko, nilagay ko siya sa bunot. And then, nilalagyan ko siya ng water. So, baby pa siya. Hindi pa siya pwede sa direct sunlight. Ayan. Kaya, steady muna siya dito hanggang sa kaya niya na mag-sariling pot. Then, ito pa. Ito ay galing din sa tita ko. Ayan. Mayroon din siyang mga, hindi din maganda yung pagkatubo niya. Actually, nung binigay ito is marami silang magkakasama doon sa branch. Tapos, pinik niya lang, kinuha at binigay sa akin. So, yung ibigay sa akin is may mga spot na yung leaves niya. So, titingnan nyo po sa mga next video kung ano po mangyayari. Sakaling bigyan natin ng atensyon, eto. Sana maging healthy siya. So, lalagyan ko din siya ng tag at pop. Hindi ako kasi marunong talaga sa mga pangalan ng mga orchids. So, kada orchids ko na nabibigyan ko ng name. So, eto dahil ng surprise ako kasi akala ko aabutin ng 6 months and years bago ko siya makikitaan ng flower mag-bloom. Na-surprise ako kaya ang ipapangalan ko dito is si Surprise. Ito, wala pa akong naisip na name. Comment box na lang below. Ayan. Ito naman, bigay din to sa akin ni tita ko kasama nito kasi 8 kinds of flowers or orchids ang binigay niya sa akin. So, ita din to sa pinik niya doon sa kanyang mga orchids na nakalagay sa mga branch. Ayan. Mayroon siyang 3 cane. 1. Tawag po dito as cane. 1, 2, 3. May 3 na cane. Tapos, mayroon siyang 2 leaves. Ayan.
Siguro ito na naputol ditong stem is katatapos lang nito mag-bloom, mag-flower. So kinat diyan. Pero nag-research ako kung paano talaga ang proper na pag-cut ng orchids para mag-rebloom agad. Ayan. Kawawa naman siya. Yung leaves niya ay may mga spot and dry at saka may mga orchid. So I'm going to buy insecticide para matanggal yung mga ano man nakakapit na source kung bakit nagka-spotting at nagkaroon ng butas yung kanyang leaves. Ayan. So ayan. So 1 week pa lang po ako nag-aalaga ng orchids, pero I have orchids na out there sa labas ng bahay. Pero dati na siya dito, dati na siya, may-ari talaga sa kanya. So napabayaan na siya doon sa gilid. Actually hindi nadidiligan ng independence sila. So kinuha ko po at I tried to care them. So ayan yung po, nakikita nyo po na may white. Malayo po ako, nandito kasi ako sa window, hindi ako lumabas. Yung po, makita nyo po may white na flower. Mataba na po siya, unlike before nung kinuha ko siya abandon doon sa gilid lang. Actually malapit na siya doon sa, tawag yan, sa soil, sa baba. Ayan, tumaba siya nung nagkaroon siya ng attention from us. Ayan. Mataba na siya at nagkaroon siya. Siguro mga after 2 weeks or 1 week namin siyang niripat or nilagay dyan. Wala pa siya but nasa branch. Nagkaroon na siya ng flower at saka matataba na yung mga stem and flowers niya. Is healthy na. Pero yung others, ayan, kailangan pa ng attention. Ang plan ko silang iripat. Ito yung bedroom ko. Kakalipad lang namin dito sa house at hindi pa gaanong ayos at saka hindi pa gaanong tapos. So, dito is maghapon lang ako sa loob ng bahay kasi pandemya. Wala pang activity sa school namin. So, I decided to have an hobby like this. Kasi, noong dandun pa ako sa dati naming bahay, malaki ang bakuran. Marami po akong alagang flowers doon, mga roses and iba't ibang klase ng flower. Pero hindi po, meron din pong orchids, pero hindi po ako doon nakapokus. Kasi ang gusto ko, madali ang bloom. Gusto ko agad may flowers. Unlike po dito sa orchids, kailangan po ng patience. Matagal bago sila mamulaklak. Depende sa ating pag-aalaga proper. So ayan, isa din po ito sa binigay sa akin ni tita. Isa ito sa 8 kinds of orchids na binigay niya sa akin, na may iba't ibang kulay sila. So isa din po ito. Kaso nga lang, dahil beginner pa lang po ako, wala pa akong sariling pot, bibili pa lang. So ito ang pinakauna ko nilagay sa pot. Kikis siya na maliit. Ang tawag po dyan, kapag yung kikis po is, ito po is cane. Kadalasan po, makikita nyo biglang may tutubo po dito, maliit na. Madumi po yung aking kuko dahil humawak po ako kanina. Yung kamay ko po madumi dahil humawak po ako ng charcoal sa paglagay po nung nag-repot ako. So, ayan. Ito po yung cane. Kapag tutubo po dito yung kikis, ganyan halimbawa, nakaganyan siya. So kapag pwede na siya maging independent, tatanggalin. Meron na siyang roots. Tatanggalin niyan po yung magiging kikis. Ito po yung kikis na 'yon. Kinuha ng tita ko somewhere doon sa kanyang mga alagang orchids. So yung ginawa ko tong mitya is bunot din at saka charcoal. So, dahil sa ito ang pinakauna kong nilagay sa pot, papangalanan po natin siya ang Una. Ayan, si Una. Ginawa ko lang pong pot is Coca-Cola. So, update niyo po sa mga next vlog ko kung ano po ang mangyayari kay Surprise at kay Una. Ito, wala pa po akong iisip na
pangalan sa kanya. Ayan. So, next po, magagawa po ako ng vlog kung paano po gumawa ng fertilizer. Pang-spray po sa kanila para po matanggal po yung mga ponja, mga insect po na nakalagay dyan. Ayan. At saka abangan din nyo po kung anong mangyayari dito. Kay surprise kung anong klaseng bulaklak siya. Wala pa akong idea kung anong itsura at saka anong color. Okay. So sa ngayon, mayroon pa lang po akong 3 pot. At next vlog, papakita ko po sa inyo ang iba't ibang klase ng orchids na mayroon ako na ibinigay sa akin ng tita ko at kinuha ko dito sa kapitbahay kasi na-abandonan. Thank you for watching, subscribe, and share my video. Thank you!